Guys, final decision na guys. Restricted na talaga yung account ko. Hi guys, sa mga nagtatanong nga pala dyan kung bakit ako nag-upload ng isang araw siya, kasi yung dahilan talaga. Kasi nga not recommendable ako, diba? Tapos, parang bigla akong tinamad mag-edit, tinamad mag-upload. So, ayun. Ito ako masyadong nag-post at nag-upload, serious. Pero ngayon, mag-upload na ulit ako. Sa cellphone kasi hindi nakikita kung ano yung violation pag i-click mo yung review violation. So, until naisipan kong i-open yung Facebook ko sa laptop. So, ayan. Pagka-click ko ng view violation, ito yung lalabas. So, ayan guys. Ayan yung lumabas. So, restricted na pala yung account ko last 28 July 2022. So, hindi ko alam na restricted na siya ng July 28, 2022. Kasi naalala ko na restricted ako, 90 days lang yon. Kasi hindi ko naman alam na ganyan hanggang ngayon pala is restricted pa rin siya. So, pinagbayaran ko naman yun ng 90 days na walang comment, walang upload, walang post. Pero, bakit naman ganun lolo mets hanggang ngayon, diba? Kasi, naalala ko noon, nag-comment ako sa barkada ko na ano, ng expression ko kasi yung ano, yung sige na kung ayaw mong masaktan. Basta lagi yung kung ayaw mong masaktan, meron lagi yun. Siguro, yun. Tapos yun. Ayan, 90 days yun, no? Naalala ko. Then, ba't hanggang ngayon, lolomets? So, sa side niyan, guys, is ito yung makikita nyo. Kayo na bahala magbasa niyan. Basta yan yung pagkakaintindi ko. Hindi lang daw isa yung nalabag ko sa rules nila, kundi more than one daw. So, kaya restricted yung account ko hanggang ngayon. So, isang taong restricted na siya. So, sa side niya, ito yung makikita natin. Ayan, guys, makita nyo. Confirm your identity and request a review. So, ayan. Mag-request tayo ng review at mag-ano tayo ng identity natin na sa atin talaga yung account na yon. So, i-click ko yung request and review. Then, guys, pagka-click ko ng request review, ito na yung lalabas. I-click ko yung get started nyan. So, ayan na yung lumabas, guys. So, mag-upload tayo ng any valid ID natin, passport, driving license, basta yung identity na sa'yo talaga yung ID. So, ayun, click natin yung upload image. So, ako, ayan, yung Emirates ID ko yung nilagay ko. Ayan, Emirates ID yung nilagay ko, guys. So, kung anong merong valid ID, kayo yun na lang din yung ilagay nyo. Then, continue lang natin. So, ayan na yung lumabas, guys. Your identity information has been submit. So, nasubmit na yung, ano ko, yung Emirates ID ko na sinubmit ko sa kanila para sa identity. So, ngayon ko, continue ko naman siya para sa request review. So, ayan. Ito na yung lumabas. Why are you requesting a review? So, may pagpipilian dyan. Tatlo yung pagpipilian dyan, guys. Yung una, I'm not sure which policy was violated. Then, I think there was an unauthorized use of my Facebook account. Then, other reason. So, yung kinlik ko dyan is other reason. Tapos, ito yung explanation na sinabi ko. Ayan. Sinabi ko dyan na last 2021 na restricted yung account ko. Na hindi ko naman alam na bawal pala yung mga ganun ba, mga ganung comment na ano, basta sinabi ko na sorry sa paglabag ng rules nyo, hindi ko na uulitin, basta ayan yung sinabi ko, sorry sa English kundi ako magaling sa English. And then after nun, ito na yung next, sinend ko na siya after. So ayan guys, sabi sa taas, review request August 9, 2023. So nung August 9 yan, sabi, we're reviewing your Facebook account to determine is what correct restricted from advertising. We will notify you within 48 hours. So wala pa namang 48 hours akong nag-antay. So kinabukasan August 10 ng umaga, eto na, nag-email na sila. So kinabukasan agad-agad nag-email na siya, wala pang 48 hours. So ito yung sinabi niya sa email. So, ayan na yung email niya. Hi, Maureen Joy. We have completed a further view of your Facebook account, Maureen Joy Tagat. So, ayan guys, yung sinabi niya talaga na meron talaga ako nilabag sa kanilang rules. And then, meron pa siyang sinabi na matutulungan niya daw ako. Basta, i-click ko daw yung nasa pinakababa na link. So, pagka-click ko nun, ito yung lumabas. So, ayan yung lumabas, guys. Parang ganun pa rin. Tapos, pasahin niyo yung nasa pinakataas. Alam niyo ba, sinabi niya na hindi talaga ako sumunod sa rules and regulations nila.
sa policy nila at saka alam nyo yung sinabi, you cannot longer advertise using Facebook product. This is our final decision. Guys, final decision na guys. Restricted na talaga yung account ko. So yun, kaya nasad ako kaya hindi ako nag-upload nung mga nakarang araw. Kasi dahil dyan. So, ginawa ko, search ako sa YouTube kung paano gagawin, kung matatanggal po ba talaga yan or permanent na talaga na restricted yung account ko. So, hanggang sa napanood ko itong vlog ni ano, ni Mr. Dimple Vlogs. So, ayan yung sinabi niya guys. Panoorin natin. Okay, so hindi ko alam kung bakit nagkaroon ito. So, kung nagtatanong kayo kung makakapit ko ito sa ating pagiging monetized dito kay Facebook, so, ang sagot natin dyan ay hindi. Hindi po siya nakakapit ito. Kasi dito po sa ating tools ay binigyan pa rin tayo ng ads on Reels at saka in-stream ads. So, hindi po siya nakaka-apekto kapag tayo ay ma-monetize. So, okay lang po yun na ma-restricted tayo sa ad center kasi nga yung ad center ay si Meta po ang magkakapera sa atin kasi tayo po yung magbabayad dito. So, okay. So, ayun na nga at napanood na natin ang sinabi ni Mr. Dimple Vlog. So ayun, kaya ginanahan ulit ako na mag-upload kasi siya na try na niya na kahit may restricted yung account niya, isibigyan pa rin siya ng stream ads, in-stream ad. So iniisip ko kasi, baka mamaya upload ako ng upload tapos in the end, hindi ako magbigyan ng in-stream ad kaya bigla akong hindi ginanahan. Pero kahit di man ako magbigyan ng in-stream ad, thankful pa rin ako kasi binigyan ako ng Lolo Meta ng stores and ng add on reels na 0. Something lang ang kinikita doon, at least naiipon sa store at lalo-lalo na sa add on reels. So, sa mga may ganito rin na not recommend, huwag tayong mawalan ng pag-asa and darating din ang ligaya. Hindi, huwag tayong mawalan ng pag-asa, go lang ng go, push lang natin yun. Makakamit din natin yung hustisya. Hustisya? Hindi, makakamit din natin yung goal natin. And magtulungan lang tayo guys. So, ayun. Salamat nga pala sa panonood and salamat sa mga laging nakasupport at nagko-comment ng mga videos ko dyan, ng mga walang kwentang videos ko dyan. Salamat sa inyo, sa mga nagsisend ng stories sa akin. Thank you, thank you, thank you so much. Love you guys.